girlfriend ko nakipag-break akin kanina, nawala kasi ako ng oras sa kanya, kakadota ko minsan ang mga girl, naghanap ka ng girlfriend na nakakaintindi na nagdodota ka. Yun ang maganda. Maalaala mo kaya. Ito ang sinabi ni Calbs. Pag ayaw, pilitin mo. Pilitin mo daw. From Boss Calbs, pag ayaw, pilitin mo. Huwag mo bibitawan. Ibigay mo na lahat. Ibigay mo na lahat ang pwede ibigay. Si Kyron Fabier. Shoutout naman dito. So, yun na nga po. Game number one. Magsisimula na po tayo. So, 0-0 po yung ating score. Isa lang natin. Naka-free cam na. Dala. Free cam kay Sitz. Ayan. Ayan. So, yun. Pakilala muna natin yung... Pakilala na muna natin yung mga player natin sa side ng King Gaming. Etong Phantom Lancer. Si ZZZ. Babasahin ko na lang. King Gaming Wrong on the Bane. Si KG, yung Sun King nila. Yung KG na naman din na Japanese yung Tex. Shadow Fiend. Si KG Dark on the Puck. Sa side naman na Happy Feet. Si Chezzy Vash on the Rubik. Si Ben Hur on the Queen of Pain. Si Rappi on the Legion Commander. Si Jules on the Terrorblade. At si Boombox on the Tuskar. So, game number one pa lang. Tuloy-tuloy lang ang ating laban. Legion dito. Sabi ni Yamate. Orbs, kompleto na draft. Eto na. Eto na. Kompleto na draft. Mas in favor ako sa draft ng Happy Feet. Happy Feet. Happy Feet. Pinag-isipan ko pa eh. Ah, samba, samba. Happy Feet. Happy Feet tayo dyan, mga sir. Happy Feet. Ito naman, mid lane. Again, with Ben Hur, yung kapatid ko. Sabi ng mga kuya mo, nandito sa may mid lane. Barrow Strike onto the Rubik at Jesse Vash mukhang mamamatay. First Blood mapupunta sa side ng King Gaming. Pero eh, na-deny pa nila yung Shadow Fiend. Kagandang deny naman yun for the side of King Gaming. So, unlocking advantage sa kanila na nun. Yung SF na deny pa nila. Tapos ang naging casualty pa ng Happy Feet, yung Rubik. Pero dito naman, bottom lane, si Rong. Naka-TP out lang. Kailan po laro ng TNC, sabi ni Bourbon Naldrin? Bukas pa at 11 PM. January 14 at 11 PM. Pinoy's number one. Tomorrow pa po, Sir Bulba. Bulba. Top lane naman. Andito si Dark. Pero nasaan? Andun yung Leaf. Andito si Sander for Jules. Hahatawin! Etong si Pac pero nakapag-face ship lang. Basic na basic. Basic na basic. Barrow Strike naman. Dito sa may mid lane. Defensive Snowball. Tinamaan tong Sand King. And then the Ice Shards. Dito naman sa may gilid. Naipit yung kuya nyo. Japanese symbol name. Wala. Diyos ko. Mamaya, update ko kayong pangalan yan. Ahirap pagbasa pag ganyan. Hindi ko alam anong character yan. Parang ito yung kay Gaare. Parang love. O, parang yung love nga na Japanese character o Chinese. Depende. Bakit na move po? Kahapon tuloy-tuloy yung laban ng TNC. So, na-burnout. Na-burnout ang mga kuya mo. Pero top lane naman. Andito si Dark dropping low. And then the Illusory Orb out. Illusory Orb. Basic na basic na naman. Dito na naman sa mid lane. Naipit na naman si KG. Pero wala pa rin sila napapatay. Happy Feet. Papansin ko lang. Wala pa rin sila napapatay. So, race. Second race. Pag tinamaan yan, patay yan. Isang race. Tapos right click. Wasak. Wasak yan. Pag umabanti yan. Basta Japanese. Sabi ni Coconut Nut. Basta Japanese, wag na natin ituloy. It's censored. Si Zay Zay, Idol Orbs, may kamag-anak ka bang taga-Pasig? Meron po. Illusory Orbs, naging Orbs. Illusory Orbs dapat yan. Hello, again, game number one pa lang tayo mga sir. Magandang hapon sa inyo lahat. Bakit hindi si Kuya Nick? Nasa baba po si Kuya Nick. Nagpapahinga. Ganun talaga yun. Ganun talaga yun. May ginagawa. Busy. Sobrang busy ni Kuya Nick.
Nagpapahaba ng leeg, sabi ni Boss Calbs. Sabi ni Boss Calbs, Kuya Nick, out! Out ako dyan, ha! Out ako dyan! Out ako dyan! sa Antaklo, 22. Shoutout sa mga walang ligo. Ang lamig. Napakalamig nga. Si Miss Chrissy, 45. Pamention naman po, sir. Oops, uy. Miss Chrissy, 45. Hello, hello, hello sa'yo. Mid lane, wala pa rin, ano, wala pa rin kill itong side ng Happy Feet. So, baka maya-maya, mag-online na sila isa-isa. Pero, tingnan natin, Jules naman, metamorphosis, kilumit na, pero andito lang si Dark with the harassment, still at level 4, so basican lang, dito naman sa may mid lane. Kamuntikan na naman si Ben-Hur. Kamuntikan naman. Masyado siyang naso-zone out ng SF. Last hits ng SF, 19, compared to Ben-Hur with the 13 last hit. So, walk of shame. Lakad muna, lakad gaming, pauwi. Ayan, hindi naman pala didiretso. May fountain naman pala. Abang dito naman sa midlane, tuloy-tuloy lang. Shadowfin with a 22 soul stacks. Napakasakit. Hamantalang doon naman sa may bottom lane. Rappi, mukhang makakapatay. And finally, finally for the side of Happy Feet, meron na silang one. Courtesy of Rappi. Sabi ni Hoka Gaming 16, magkano sahot ng Castor Orbs? Pansit Canton. Yun na lang masasabi ko, pansit canton. Napakasarap po kumain ng pansit. Pansit sa umaga, pansit sa gabi. Napakasarap. Lane naman. So, iiwan na si Ben-Hur. Pero andito sa may gilid-gilid, boombox, making the rotation. And then the Rubik, Jesse Vash, nasan yung lift? Pero TPs are coming in from the side of King Gaming. Snowball, pero yung Ice Shards! Bakit nandyan? Bakit nandyan, sir? Bakit nandyan? Why there? Oh, no. Wala, wala. Pansit Canton, napakasarap nga. Tingnan mo, binibili ni Kuya Nick Pansit Canton sa amin. Solved kami dito sa Wombo. Solved lang kami sa Pansit Canton. Kaya lahat po kami tumataba. Tumataba. Ilan GF ko, Kuya Orbs? Gusto nyo malaman? Wala. Wala po. Walang-wala. So, medley naman. Sakto. Usually, dapat natural counter ng SF is the Queen of Pain. Pero nahihirapan ata sila. Paabutan pa ata to ni Rong. Pero kagandahang lift naman yun from Jesse Vash. Saving dito Scar. Boombox. Si Boombox. Ako nga pala si Boombox. Alala ko yung commercial tuloy ni Boombox. So, ganun pa rin. 1-1 ang ating score at 7 minutes in. Talang, ito naman si Legion Commander. Ayun lang. Top lane. Kagandang rotation naman yun. So, Wrong, mapipick off na rin si Jules dito sa may top lane. Oh, so far, so good. Si Jules, merong 40 last hits with a 31. Stable naman yung pag-farm niya kanina. Kaya, medyo goods-goods na rin. Wala din, ako. Alam mo, gusto nyo, dapat, ano, naku. Pansit Canton, mas, wala namang aircon dyan. Dito may aircon. Naku, Pansit Canton, pero snowball onto the puck. And then the face ship, Ice Shard, tatama, pero Dark will be taken out. Dito sa top lane, makakatakas pa nga! Makatakas pa nga. Kalungkutan. Makatakas pa, enough pa yung mana niya para mag-illusory orb out. Red lane. Ito na si KG. So, 3-1 na yung King Gaming. Napakasakit, Kuya Eddie. Mga nahihirapan dito yung Happy Feet. Hindi, maganda naman kasi yung pagpwesto nila sa lane ganyan. Nabantayan yung SF. So, hindi nakapalag. Tapos yung pwesto pa. Dapat patay na yung SF kanina. Yung Ice Shards, hindi, nabitin. Nabitin sa gilid. Naman sa may gilly-gilly ng tabing ilog. Eto, si Boombox na Shadow Strike. Pero eto na, andito na in the rest of King Gaming at nawasak yung Happy Feet. Queen of Pain will be taken down. Mukhang may susunod pang biktima. Jesse Vash will fall. 6-1 ang ating score. At Diyos ko po, first 10 kills ata. Alam na natin kung saan patungo. Sa tamang daan. Tamang daan.
Si RC11 Boss Orbs pa shoutout nanonood habang nasa biyahe ni Yud, ano yan? UD. Sige, hindi ko na mabasa yan. Diyos ko. Na, ang daming nape-facepalm dito. Napapa-facepalm talaga kayo. Eto si... Eto naman si Yamate 03. Mukhang tuwan-tuwa. Ah! Lako. Mukhang malaki yung binitawan mo dyan. Top lane. Tuloy-tuloy lang yung pag-form ni Jules. So hopefully, abang nabibigyan siya ng space ng the rest of Happy Feet, abang may time pa, maka-farm siya ng items na kailangan niya para mag-transition into mid-game at late-game. Pero yun naman sa may bottom lane, paano nila napipick off yun? May naliligaw na Phantom Lancer. So yun, tuwing may naliligaw na Phantom Lancer, 2-2-11, nakakakuha sila ng kill. Eto namang, ayun, may 10 duels na etong si Legion Commander. So lahat ng action. Ah, hindi! Si Boombox po, nag-stand-in lang. Kasi, mostly dapat Pilipino, di ba? Pero etong sa mid lane, the simple race, pero kaganda ang snowball save coming from Boombox. And then, the sonic wave sa mukha. Mapipick off nila etong Sun King, pero si Queen of Pain ay mabubuhay pa. Pero too bad, hindi nila nahabol yung SF doon. Since yung SF, kailangan nila priority kill yan ngayon. Since yung SF nga, 1-to-1 pa lang, at napakaganda ng standing niya, napakaganda pa naman, as of now, as is, ayun. Kailangan nila ng Pilipino. Kaya si Boombox, stand-in lang. Ayun o, Boombox, stand-in. Ayan, sabi ni Hexproof, si X-Rag, Australian. Si X-Rag, pinsan niya, si XB. XB! Ito, hinintay natin. Smoke. Ito, kikilos na ang Happy Feet. Hindi kami papayag na umabot yan sa 10, mga sir. So, tiwala lang. Puso! Pupuso lang tayo dyan. As of now, as is, si Rain. Sabi nga ni Rain. No, Happy Feet. Ana. Kala ko, iba na naman yung pangalan ni, ano eh, ni Rappi. Eto si kapatid Benhur. Benhur, brother! Brother! Bottom lane, titignan natin kung anong contest dito. Pero andito naman, ginugulo na ng King Gaming. So sabi nila, oras, kanina pa hindi lumalabas yung Terror Blade. Kailangan na natin bisitain. Kung hindi, yan yung magiging problema nila. Transitioning into the late game. So words lang. So abang-abang na lang tayo dyan. Pag nag-farm yung Terror Blade, rekta, matik. Pero naandito na sila sa bottom lane. The rest of Happy Feet, take na ng bottom tower. Sino po magkakas bukas ng TNC? Hindi pa po namin alam kung sino. Network natin, Monster Trio ng King Gaming. It's the Puck, the Phantom Lancer, at yung Shadow Fiend. Pero mukhang may ispatan nila dito. Nakabang. Wasak to, wasak. Wasak pag nakakita. Barrow strike. And then yung patulog. Pero hindi na binigay. Fiend's Grip. Mamamatay yung Queen of Pain. At mukhang susunod pa si Tuskar. Nahabol ng Phantom Lancer. Nasundot sa likod. Nasaan na? Phantom Lance. Lako. Kawawa. So 8-3 yung ating score. 8-3. At the Chinese Dotes is doing it. Naka-network tayo, sir. Naka-network. Ayan, Monster Trio. Nasa network natin. It's the Puck, the Phantom Phantom Lancer, at yung Shadow Fiend. Dito naman. Bottom. Mid lane. Wala pang ano si Queen of Pain. Wala pang Veil of Discord. Para naman at least malaki na yung damage output ng Happy Feet. Plus, may maganda silang pang wave clear dun sa Phantom Lancer. Yun na nga eh. Yun nga, nagulat ako eh. Sabi ko, ala, inabangan. Naispatan. Pero ito yung much needed smoke for the side of Happy Feet. Kailangan din makaipon ng duel na ito ni Legion Commander. 14 minutes in, may dagger naman na. May face boots na. So, may extra 10 duel victory. Tanong kung sinong mahahanap nilang kill. Andito sa gilid si Sun King para pumitas. Kaya, Jules, kailangan mo mag-ingat. Meron ng epicenter yan.
So target nila is the mid lane. Ito yung SF na kanina pa hindi namamatay at kanina pa nagpa-farm. So we will see what will be the next move for the side of Happy Feet. So yung smoke nila nawala. Nasa magkabilang dulo lang. LC Blade Mail, wala pa. Wala pa Blade Mail yung kuya nyo, LC. Sino carry? Si Boss. Si Boss Jules. Ayan o, si Jules. Oh, Shadow P. Naispatan ni Boombox. Na-requiem. Pero the defensive snowball from Boombox. Nice play. Pero andito. Nahuli ng Vince Grip. Yung Queen of Pain. Nabuhay. Naligtas ni LC. Pero nasaan? Na-pick off pa nila. Pero that's a 1-for-1 trade at the moment. Make it a 2-for-1 trade. And make it a 3-for-1 trade. And King Gaming coming out on top, mga sir. That's a 3-for-1. Wasak na wasak po. At instantly, may nanalo na ng first 10 kills. Instant lang. Instant noodles lang. Instant noodles lang. So first 10 kills po ay mapupunta sa side ng King Gaming. Yung mga nag first 10 po dyan kay King, congrats. Congrats sa inyo. Hexproof 13. Kuya Orbs, pabati naman kay Josephine of Dubai. Mga Lupon po ng Dubai. Eh, kagandang umaga po sa inyo. Kagandang hapon po. Kung anong oras man po yung time chat, timeline nyo. Ako. Maski nakakuha sila ng duel, naubos naman silang tatlo. So, hindi pa rin maganda. Yung trade na naganap doon sa may gilid. Wala ba? Sabi ni Mikey Lupi. Wala ba? Wala! O nga, dami naka-first 10 kills dyan ah. Ano lang, abot-abot. Joke lang, biro-biro lang. Si Ren David 05. Kuya Orbs, pa-shout out. Salamat. Hello sa iyo, Ren David. Pero habang Romy Ren David tayo dito, King Gaming going for the smoke, trying to find a kill. Meanwhile, Queen of Pain as is, as of now, meron ng Veil of Discord. Kuha na lang pa, so extra magic damage na rin 'yan. Para sa side ng Happy Feet. Mukhang may spotan pa dito si Jules. Ano, go-go ba nila? Tanong ko, i-go-go ba nila? May Thunderport. Bottom lane naman. Ayun, na-pick off nila yung Sand King. Pero hindi pa duel. Sayang, hindi pa duel. Hindi ata natapos. Talang ito, kailangan mag-ingat dito ni Jules. May vision sila dito. Naispatan. Naispatan yung kuya mo. So, yun na nga. Pupunta na ata sila. So, Jules, Ultra Instinct. Nakaramdam. Pero, top lane. Mawawala na lang Torre. Dito sa side ng Happy Feet. Nakaramdam eh. Wala namang ward. Sabi niya, may tao dito. Ultra Instinct. Iwas na agad si Jules. Kailangan ko mag-farm. Kung hindi, kawawa tayo mamaya. Ben-Hur will go for the Yule Scepter next pick-off niya. Samantalang eto naman si kuya nyo. Kuya nyo dito commander. Pero dito nahuli ng Barrow Strike. Eto si Jesse Vash na Dream Coil pa. At kulang na kulang yung back-off ng Legion Commander. Kaalungkutan. Kaalungkutan talaga. So, game number one pa lang po to. Game number one. Talaga, ito naman, Shadow Pain, instant blink out lang yung Queen of Pain. Ito naman, Legion Commander, na-duel! Itong si Sand King and another duel win. Ako, hindi natapos! Hindi natapos, Diyos ko Lord! At mamamatay pa ata siya sa may gilid. Pero ito naman, Boombox will be taken out. Nasundot, pero buhay na buhay pa. Pinch Grip onto the Terror Blade. At dying in the rest of Happy Feet. Hindi natapos yung duel. Tapos yun, hinabol. Ayun, nakatakas pero hindi pa rin siya nakapag-snowball. Oh no! Sabi ni Lulu, kailan laban ng Geekfam? TNC Geekfam? Bukas po. Yun na nga lang. Ang pwede lang nilang pang-hold is the Legion Commander with the duel
at yung Leaf ng Rubik. Samantalang dito naman sa side ng King Gaming, meron silang Dream Coil, meron silang Barrow Strike, meron silang Fiend's Grip at Patulog. So anong gagawin mo minsan doon? Nasaan ka na lang minsan? Yun yung sagot doon. Diyos ko. Sumabit pa. Ah, oh, nako, ang daming nanalo dito ng $100. Mga $100. Sabi ni Muwon, uy, si Muwon. Marami ka na napalanulan dyan, Boss Orbs. Pwede po ba kayo? Pwedeng-pwede. No problem. Pero depende kung anong account yung mahanap mo. Andami. So, Facebook na lang, Facebook. Para isend ko na lang yung orig na account. Chessy Bash with Chessy Menjola. Ah, bago yan. Bago. Ang Rubik naman. Wala pa. Na level 7 pa yung Rubik. Yan, check nga natin. Ayan. Sila Jules. Level 14. Si Chessy Bash, level 7. Samantalang yung mga support ng King Gaming, level 10 na. Diyos ko po. Level gap si Chessy Bash. Classmate. Dati classmate ko yan sa Mineski Moraita. Katabi ko lagi, araw-araw. Nung uupo ka doon, maupo ka, tapos nandun sa tabi mo naglalaro. So, dami. Nakakaano lang. Ano pa siya nang bilog. Bilog na bilog pa. Dito, bottom lane, sa try nilang i-take. Itong si bottom tier 2 tower ng Happy Feet. So, this is not looking good for Happy Feet since nasa momentum etong King Gaming. Tapos, kulang pa yung dual damage ng LC. 20 at the 20-minute mark. Kanina pa siya nakakuha ng dagger. Mga around 14 minutes. Kinulang pa rin siya ng dual damage. So, malaking factor. Yun nga kapangitan sa Legion Commander. Pag umabot na yung 20-minute mark na wala kang dual damage, wasak ka talaga. Si X-Shadow 4, Boss Orbs, pa-shoutout naman sa GF ko na si Daisy Ashello, nasa Cambodia ngayong bakasyon. Salamat. Ingat dyan sa Cambodia. And item check tayo. Notable items for the side of King Gaming. Phantom Lancer with a Diffusal Blade. Yasha sa tapos ito naman yung Shadow Fiend. Meron ng BKB pati sanghin niya siya. Ito naman si Pak with the Perse and the Blink Dagger sa side naman ng Happy Feet. Itong si Chessy Bash, wala, wards lang. Wards lang, sapat na. Ito naman Yule Scepter, Veil of Discord. Kay Rappi naman, eto na nga hinihintay yung Blade Mail plus Dagger, Face Boots. Si Jules naman, meron ng Dragon Lance at Yasha. So, yan po, mga items natin as of the moment, as of now, at 22 minutes. China number one. You say China is number one. No, we can still fight. Palag-palag lang po ang Pipit. Pinoy Pride tayo ngayon. Pinoy Pride. Support PH Esports. Si sabi ni Edgy0263, idol, pa shoutout naman sa akin, watching while eating from Saudi Arabia. Nako. Philippines is number one. Pero tignan po natin anong next move dito ng Happy Feet, mga sir. Dito naman si Jules, tuloy-tuloy lang din pagpa-farm. Now going for his BKB with a completed Manta style at 23 minutes. Top lane naman, mukhang may victim na naman dito. Nandun yung setup ng sleep at mukhang mawawasak itong sa may top lane na Fiend's Grip. Andito na yung pack with the Illusory Orb at mawawala ata. Ito si Legion Commander, hindi enough yung Blade Mail. Kalungkutan naman po. Kalungkutan for the side of Happy Feet.
Bottom lane. Ano, wala eh. Masyadong level gap tong si Rubik, si Chessy Bash. Nasinko. Nasinko tayo. Tingnan mo naman compared sa support ah. Tingnan mo tong Bane. Napakasakit na. Support pa lang. Wasak ka na. Sana ka max pa yung brain sap. Max brain sap. Naku, Diyos ko. Wala ka talagang gagawin dyan. Eh, yun yung tingin nilang makakasabay sa draft ng Keen Gaming. Kaya siguro, yun yung ruta na pinili nila. So, mahirap namang questionin yung captain ng mga pro players. So, syempre, yun yung tingin nilang tama. Sabi ni Musay, Kuya Orbs, bati naman sa kapatid kong si Berhel Greg Espinosa nasa Saudi. Nako, ang dami pala nating Saudi viewers dito. Nako, ingat po kayo lagi dyan. Middle East, yung mga taga Middle East, lalo na po, mag-ingat-ingat po tayo. Always, 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 always. Pero check natin, top lane, itatry ng Happy Feet Basagin. Itong top lane ng King Gaming, pero andito na yung Phantom Lancer nila, now going for his Heart of Taras. Kalungkutan to pag nabuo, malapit na malapit na, plus meron pang defusal blade yan, pero andito nakaabang TP out. So yun, nag-iingat na din tong King Gaming. Sabi nila hindi pa sa atin yung panalo, hindi pa sila ganun kakampante para pasukin at i-snowball yung lineup ng Happy Feet. So, patan lang nila yung illusion. Hanap tayo ng dito naman sa top lane, Chessy Bash. Tuloy-tuloy lang. Now, BKB. BKB will be the next pick-off para kay Kuya Chessy Bash. Ito naman si King Gaming, andito na sila. Ang tanong po sa Happy Feet, paano nila i-contest yan? Since pag tuwing clash, nadudurog sila. Pero yun na nga, walang contest from the side of Happy Feet. At libreng Aegis para sa side ng King Gaming. So, yun. Easy Roshan. Pero at least ganun yung smoke nila, maski hindi naman nila nagamit kanina, wala silang nakuhang pick-off, nakalibreng Roshan naman sila. Pero hindi talaga kayang i-contest ng Happy Feet. Nakita naman ng illusion ni Jules na papasok sa Rosh Pit. Eh, pinabayaan na lang muna nila. Yes, uploaded po sa YouTube. Uploaded po sa YouTube lahat ng videos na after ng series, i-upload po agad. Chessy Bash. Ito naman, bottom lane. It's King Gaming. Shadowfin with the Aegis advantage. 27 minutes in. 15-5 ang ating score. 10 lamang ng King Gaming. 6K network lead. So, nasa taas pa rin. Itong Shadowfin, pati yung Phantom Lancer. Kaya eto, tuloy-tuloy lang din. Nasa pangatlo lang etong si Jules. Si Kuya mo, Jules. Disco Lords. So, Butterfly ang next item niya kanina. Kompleto na ba yung BKB? Ayun, kompleto naman na yung BKB. So, I guess it's high time para sa kanila para pumalag. Since may pangontra na sila. Pero eto, sabi ng King Gaming, recta mid na. Pero titingnan natin kung anong bakbakan na magaganap dito. At King Gaming bumabasag na sa may mid lane. We will see who will prevail at sinong makakuha ng game number 1. So, ito. Jesse Rappi. Rappi, wala pang BKB. So, shoutout pala dyan kay Boss Pau. So, ito. Umaangat na po ang King Gaming dito sa high grounds ng Happy Feet. Itong Phantom Lancer, Protect Todo with the Heart of Taras. Doppelganger out lang. So, tinatansya pa rin ng King Gaming kung paano yung execution na gagawin nila dito. Ito, lane. Back off muna sila. Escape po muna ulit itong King Gaming. Nako, ayan na, sabi nila.
si Rodio Anto, Riol de Mac. Kuya Orso, bati naman sa pinsan kong si Edilyn. We are watching from Macau while drinking Chivas Regal. Napakasarap namang inuman yan. Napakacharap. Chessy, Chessy Benjola, Chessy Bash, Jesse. Naman, bottom lane, nandito na yung the rest of Happy Feet. Itingnan natin kung paano nila papasukin itong bottom lane, na-clear out naman nila. Samantalang mid lane, open na open pa yung top lane. To fall na lang, to fall, to follow na lang tayo dyan. Ako si JP, sino last team nakasali sa ESL 1 Katowice? Katowice, Katowice! Katowice ang tawag ko, Katowice pala. Katowice! Sino ba last team? Eh, di ba nag-qualify na si Fnatic? Si Fnatic. Wala, walang SF. Pero eto na, mid lane naman. King Gaming, mukhang handa nang umangat. Pero TPs are coming in from the side of Happy Feet. Pag-go-go nila na, Sonic Wave sa mukha. Yung Shadow Fiend, pero andyan pa yung Aegis of the Immortal. Buhay na buhay. Link forward, Queen of Pain, pero aalis muna yung King Gaming. Lumayo muna, hindi muna tinuloy. Ben Horquop pa. So, nagawa ng Happy Feet i-defend yung high ground nila for that moment. So, 8k network lead para sa side ng King Gaming, mga sir. At dito naman sa may bottom. So, kailangan nilang bumalik din since may dalawang catapult yan para bumarag ng tore. Hindi nila pwedeng hindi pansinin. Ito naman, tuloy-tuloy lang yung pressure. So, nalilimatahan na yung space ng Happy Feet para mag-farm since kalat sa mapa. Wala na silang outer tower. Andito lang sa labas tong King Gaming. Nakaabang. Parang si ano lang. Pero doon top lane, may engagement. Nahuli itong si Boombox with the Dream Coil. Pero titingnan natin, Yule Scepter onto the Bane. Dito naman, sundot-sundot lang. Tinatansya nila, napop na yung Lincoln. And then Queen of Pain, na silence, na Barrow Strike. At, pero na defensive snowball will be the call. Pero mukhang mamamatay naman yung Rubik habang Queen of Pain on the retreat sa may likod. So yun, Aegis na reclaim na. That's a 1-for-1 trade. Sand King for a Rubik. Nakataas pa yung Queen of Pain. Nice save from Boombox. Kaya pa niya ginagawa yun. Ilang beses niya naniligtas yung Queen of Pain sa starting pa lang ng game. So, balit. So, balit. May kapalit pa rin yung Rubik. Mid lane. Diyos ko po. So, eto si Benhur going for his Shiva's Guard. Titingnan natin kung kaya nilang i-pull off to nang maaga. Napakaaga. Tingnan natin, 1.1k gold pa lang. Malayo-layo pa. At eto naman, mukhang andito pa rin yung King Gaming around the map. Nakaabang lang talaga sa outer lane ng Happy Feet. Ba't iba yung title, sabi ni Imubo? Ano ba yung title? Wala. Wala tayong title dyan. Depende. Si Killfreak13, shoutout sa'yo. Kuya Orbs, pa-shoutout naman sa GF ko, si Kin Domingo. Kala ko Kin Gaming. Kala ko Kin Gaming. Ibang Domingo ata eh. Kala ko Kin Gaming, Kin Domingo pala. Kin Domingo, sabi ni Boss Pao. Gulat naman ako dun. Sabi ko, kaswerte naman na ito. Ako na babate para sa'yo. Pag si Kim Domingo yan, ako na bahala dyan. Gigreet, igigreet. Si Lloyd, Lodi, ano to? Lloyd Claridates. Claridates, pa-shoutout kay Keisha. Prof Orbs. Ayun, shoutout kay Keisha. Hello, hello sa inyo. Kanina ata, entity, ano yung kinas nyo kanina, ano, Valdez? Sinong panalo? Entity Gaming nanalo kanina. Pero yun, gagandang eye shards naman. Pero naligtas pa. Naligtas pa ng Legion Commander. Pero to what avail? Andito na yung the rest of King Gaming. Pero snowball na naman. On the Boombox. Pero andun pa rin. Hindi pa rin sapat. Lahat binigay mo na pero hindi sapat.
Kalungkutan lang. Ito, Diyos ko. Pilay na pilay. 53 seconds out. Etong si Bombax. Mantalang eto namang pack, meron ng Sight of Vice plus the gem. So, wala nang tago-tago tayo dyan. So, instant easy reward na lang to para sa side ng ano. May reward pa naman na natitira dyan. Pwede na nilang rectang reward. So, yung pack natin malapit na rin sa level. Malapit, hindi ko sure kung aabot pa to ng level 25. Dream Coil Rapid Fire. So, hindi ko pa nakikita. Wala pa akong laro na nai-cast na nakita ko yung talent na Dream Coil Rapid Fire. Pero we will see kung umabot ng level 25. Uy, naku, si Carl Del Rosario. Mahal na mahal kita, Urbino from Amari. Naku po! Ibang delikado. Day out! 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 Joke lang. Biro-biro lang. Pero eto, Barrow Strike on to the Legion Commander. BKB kinumit na. And then, the Blade Mail. Pero tatakbo, Rappi. Run, Boris, run. Mga Zero, mag-blink out pa. TP out, TP out, TP out. Diyos ko, kamutikan. Kamutikan yun. Nakaligtas pa. Nakaligtas pa si Rappi. Diyos ko. Ang dami nun, hinabol siya dun sa gilid. Diyos ko po. Intense, napaka-intense. Konting sundot na lang eh kung tumama yun. Pero dito naman sa may mid lane. Dito lang si Sand King para manggulo. Diyos ko. Asan po? Ay, out. Out tayo dyan. Natutulog at nagpapahinga. Nag-cast na kanina eh. Dalawang series na yun. Kailangan naman po magpahinga. So, lahat naman po kami dito. Mga alien naman po kami. At nagpapahinga din po kami. May pakiramdam pa rin po kami mga sir. At least, di ba, alien, hindi ano, hindi makina. No, makina sinabi ko, makina. Makina yun. Ito naman, si Tuscar. So, meron ng Pipe of Insight going for his Halberd. So, pambawas right-click damage na rin ng King Gaming. Pero, may BKB yung Shadowfiend. Ito naman, may Manta style. So, maski gamitan niya ng Heaven's Halberd, mag-a-out lang. Doppelganger out lang. Tapos Manta style. Sleep. Ito po. Play naman. Disco Lords. Sabi ni Chris Ray, nakaka-touch yung story ni Boss Calp. So, oo nga, isipin nyo na lang kung ganyan yung buhay nyo. Napakasakit. Ah, bakit? Hindi, late na kasi ako. Sobrang late na. Late na, late na, late na, late na, late. Mas late pa sa late. We will see. Yung buhay ko, puro kalokohan. Kwentong kalokohan lang. Pero, dito na lang natin. Nakwento ko na sa stream lahat eh. Wala kasi kayo ng madaling araw. Pag sobrang walang clash, nakwento ko na. Parang ano na yon. Parang unscripted na yun. So, naway masagot yung tanong mo. Si JC Combo 69. Napakagandang number yan. Napakagandang number lang naman. So, sa King Gaming naman, napakataba. Napakataba ng mga manlalaro natin. Parang si Kuya Nick lang. Na wala nang pahinga. Minsan walang pahinga si Kuya Nick. Kwentong pagong. Tama ka dyan. Kwentong pagong tayo dyan. Oo, pwede yung mabillboard. Sabi ni Boss Pao. Okay, check natin cast range. Ayun, 40 XP. So, 100 plus 100 cast range. Ayan, nasusungkit niya pa yung Tuscar kanina. Pero sayang, gandang huli saan eh. So, andun si Legion Commander para magbantay. Ito naman, BKB. Tapos pa Shadow Blade na rin, Legion Commander. Pero kanina pa yung dual victory niya. 20 pa rin. 39 minutes na. 20 pa rin. Madadagdagan. Tanong ko madadagdagan. Napop na yung Yules. And then the... napop na yung Linkin pati Yules. Pero ito na hexed up. Itong si Legion Commander. Napatulog. Napatulog. Pero Dream Coil BKB ginumit na. Habang andito naman. Sandstorm nasa gilid. TP out. Wala silang pampigil. TP out. TP out. TP out. TP out lahat.
ko po. Napanood nyo ba yung laro ng Signify sa kay Entity? Kanina? Napakaganda. Nagising ako noon eh, natutulog ako si Calbs nung tumatawa na silang dalawa. Sabi ko, ano nangyari? Bangon ako bigla eh. So here comes King Gaming mga sir. The Shadow Pin. Here comes the Shadow Pin. Where's the Shadow Pin? Shadow Pin. The Ages of the Immortal. We will see. Pero ba-back off muna ulit yung King Gaming. Nag-iingat talaga. Ayaw nila humay ground. Ayaw pa nila humay ground. Item check po tayo. So habang tumatagal yung laban, lalong sumasarap. Sabi nga nila. Ito naman. Butterfly, Manta Style, BKB, Dragon Lance para kay Yules. Pero andito na naman na Hextop, Queen of Pain, Dream Coil, kinumit na. Pero yun, walang maduel si Rappi. Habang ito naman, the Snowball. Tatama, pero ito na. Andito na yung Terror Blade with the right clicks. Naikasa na rin yung Epicenter. Tumama sa gitna, pero wala pa rin namamatay mga sir. Mangeto, Scream of Pain sa mukha. Umaangat pa rin, buhay na buhay pa yung Happy Pit. Buhay na buhay pa. Wala na. Nabato na lahat. No, nabato na lahat pero wala na silang metamorph. Wala pa rin silang na-pick off. Item check tayo. Yan, tuloy tayo sa item check natin kanina. Yun, Sight of Vice para sa Puck, Lincoln Spear, Dagger, Drums of Endurance, Keen Gaming naman, Butterfly for the Shadow Pin, and Satanic, plus BKB, SNY. Natin ano next move talaga dito ng King Gaming. Nahirapan pa sila humay grounds. Hindi pa sila ganun ka-confident humay grounds. Nako. Sabi ni JC Combo, hindi. Papalitan natin yan. Nasempay kaso tuloy tayo dyan. Ako, Diyos ko Lord. Pero lagi ko nakikita yun sa Moraita dati. Noong tumatambay pa ako doon. Noong ako'y bata pa. Pero Blink Forward, Queen of Pain, kailangan niya mag-ingat dito, merong hex yan. Unless, mapap muna nila yung Lincoln pala. Ayun, Lincoln Yules. Pero Blink Forward, Queen of Pain, titingnan natin kung igugo. Hindi nila ginugo. So, back to farming muna, yung King Gaming. Meron pang erosion, malapit na, maya-maya, marireclaim na rin yan. So, sabi ng King Gaming, kuha muna ng objectives like the Shrine. Meron pa dito sa baba. Boy na boy pa yung bottom shrine. Dito na lang sa taas, na-take na nila. Nako, ano yun? Nako, ano ba yun? Out tayo dyan. Out! Out tayo sa mga tanong na yan. Sabi ni O10. Ay, nako, ang ano ng pangalan mo. Pang-jebated yung pangalan mo. Sabi ni Flame 32114, Boss Orbs, nasan si Rain? Nagpunta ng Mega Mall para bumili ng gamit. Nag-shopping sa Mega Mall. Ha? Hindi yan. Hindi nila makikita yan. Alam ko kung saan talaga pupunta. Hindi naman sa ano. So, mamili na lang kayo. Mega Mall or SM North. Dalawa lang yan. May laro ba TNC bukas pa? TNC versus Kickbam para sa Bucharest Major Qualifier. So, bukas po magkakaalaman kung makakakuha ang TNC ng kanilang first major. Kasi, yung first major po dapat nila na fall out. Na fall out of love. So much without you. I know you. Ay, wala ba? Hindi ko alam yung lyrics. Ilatang hindi nakikinig ng mga English na kanta, Diyos ko po. Kakantaan na lang, mali pa lyrics. Oo, mali. Nagalit tuloy si Boss Pao dito. So, basag na yung tier 3, huy. Basag na, Diyos ko. Ano naman? Ito, mid lane, buong buo pa. Ito naman mid lane. Andito na, hindi pa rin sila makaangat. For some reason, hindi pa rin sila makaangat. Pero itong dual damage ni LC, problema pa rin niya simula kanina. Still at 20. Dual damage, 44 minutes. Yan yung mga nagiging problema sa LC minsan. Pag naiwan na sa late game ng walang dual, nasan na po yung damage? So, meron naman, Terror Blade. Meron ng
Monkey MKB going for his Hurricane Pike. Oh, tulog yun si Ma'am Doty. Kanina pang umaga yon. Shadow Chaman, kailan balik? Wala. Shadow Pin lang tayo. Meron lang tayong Shadow Pin dito sa mid lane. Ako po. Anong next call ng ano ng Happy Feet para makabawi man sila. 17-6 ang ating score at nasa bingit na tong Happy Feet. Nasa bingit na, wala pang masyadong items tong LC going for his assault keras pa lang. Samantalang eto si Ben Hur naman meron ng medyo decent right click damage. Pero pang Shiba's Guard, pang clear ng illusions ni Phantom Lancer plus the Veil of Discord. So, wave clear muna tayo dyan. 0-0 pa yung score. 0-0. Game number 1 pa lang po. XB! Eto na ba yung pinakahihintay ng mga Backlords dyan na umangat yung King Gaming? Shadow Queen, meron ng Skadi. So, titignan po natin kung enough na ba yung kunat niya. Pinato na lahat. Pero, setting up lang itong the rest of Happy Feet. Nihintay talaga. Tignan natin kung sino angat yung Shadow Queen. Andito, sa gilid, pa-parbulet. Main lane naman. Proper setup lang. Naghihintay, nag-aabang. Asan na si Ichi? Nandun, natutulog po. Natutulok. Pero, yun na naman po. Balik na naman tayo sa farm. Parang kagabi. Game 1 pa lang. Parang kagabi may kinasa kong laro. Ala nga alas 3 yung Vega versus Effect. Yung ginawa ng Vega, nag-smoke papunta sa taas, hindi kinlear yung creep wave tapos tumambay. Sabi ko ano to? Ano to, ayun yung bush? Yes ko po. Flame 324, private. Hindi ko rin alam kasi hindi ako mahilig magtanong sa mga co-caster natin. Hindi ko masyadong tinatanong sa mga ganyan ba. So, yun na, naway masagot yung mga nagtatanong diyan sa chat kung single ba si Rain. Yun po ang tanong. Pa-shout out naman mo, pero eto, may bakbaka na magaganap sa may bottom lane na Sonic Wave sa mukha. Yung main, he will be taken out. Duel, pero nawala, talo sa duel. Etong Legion Commander, pero two heroes down on the side of Happy Feet. And this is not good. May duel damage pa, may duel win pa. Etong Shadow Pin, napaka-jacket, Kuya Eddie, pero yun. Pero 1-2 ang ating trade. Diyos ko po. Napakasakit. Napunta pa. Libreng duel. Previs. May libreng previs. May double damage pa. Pero buybacks. Mapo-force out na. Dito sa Tuscar. Diyos ko. Napakasakit. Pero eto na. Angat-angat gaming. Blink forward. Onto the Queen of Pain. Itong na sino kaya? Ano next bomb nila? Pero eto, bakbakan na ba ito? Nalif, etong si Shadow Pin. Dito naman na Hextop, etong Terror Blade. Pero tansyahan gaming pa rin tayo. Move forward, silence, all to two. And then, nadagon sa mukha. Rubik, burado agad. Abang eto naman, Shadow Pin, hinahabol. Nahabol, pero titigil nila. Buhay na buhay. Dito naman habang nagkakagulo sa may mid lane, andito si Phantom Lancer para mang-answer. Wala pa rin silang na-take. So, Metamorphosis malapit nang ma-expire. Hihintay na lang neto ng best of 3. Hihintay na lang ng King Gaming. Bukas palaro ng TNC. Nako. Sana hindi ulit mamigay ng dual damage itong si Rappi. Namigay previous. Sabi, pasok mga suki. Libreng dual damage. 10-10. 20-20. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Nakakalibre pa. Rip FPS. Paayusin natin. Bago po kasi yung setup natin dito. So, i-adjust pa namin yan para sa viewing experience nyo po. Pero eto na, meron ng refresher shard, Aegis and Cheese.
para sa eto na kaya yung magdidikta ng laro ng King Gaming. Inuwiwan yung refresher shard. Oy, balik, ayun, nakuha ba, gagamitin daw ni PL, ire-refresh niya yung skills niya. Ako, Diyos ko. Ano? Ire-refresh niya yung ulti niya na passive. Jokes tapos. Ay, Diyos. Hindi, mapasa niya naman yan. Pinasa niya. Kanina niya kaya pinasa. Pinasa niya. Pasalog. Kanina na pasalog. Hanap tayo ng kapasalogan. Nabigyan ka hapon eh. Nabigyan ng ano eh. Best of 5 eh. Ano sa, anong best of 5? Sabi niya kasi umaga, US. Laubo bigla. So, shoutouts wala dyan kay Ma'am Ish. May metamorph na naman. And then, nahuli! Dream Coil! On to 2! Toskar, nandito sa gilid. Nasaan yung defensive snowball? Magagamit, pero nasipa pala yung Shadow Fiend. Metamorph? Yun na, may metamorph na naman. Atras ulit! Oh, yun ang plano nila. 50 minutes in, 20-7 ang ating score. At still alive and kicking etong Happy Feet. Pero to what? Yun lang nga po. Hindi na sila makapag-push ng lane. Nandito na sa labas tong King Gaming. Nasa labas lang. JC Combo, bakit pag low HP si Tiny? Kala ko naman seryoso. Hindi, mamaya na natin sasagutin dyan. Atras ulit. Minsan kailangan mo i-atras yung mga bagay na alam mong hindi kaya. Ano? Game 2, kin tayo. Nako, may mga kin fanboys na dito. We will see double damage for the SF. 496 in total. Diyos ko. Akyat! Pero Walrus Punch, BKB, already committed. At sa wakas, nakakuha na ng Rax yung King Gaming after 52 minutes. 35k net worth it. Eto, moving forward. Queen of Pain, habang nanggugulo dito sa may mid lane, yung Phantom Lancer tumatrabaho sa may bottom lane. One Bane na huli. Go pa nila. And Bane will be taken out. Ben-Hur na killing spree. Dito naman, Ben-Hur. Blink out. Pero yun. Snowball. Onto the Shadow Fiend. And he will fall. Pero Aegis pa lang yun. Easy lang kayo. At na burst down. Yung Terror Blade. No buyback. At susunod pa. Etong si Legion Commander. Make it a 3. At Diyos ko Lord. You make it a 4. At wala na po. Wala nang tagapagligtas. Thunderport! Binigo mo kami ng game number 1. Kulang. Hindi nakapagpalit mukha. Pero nag-buyback ang kuya mo. Wala nga lang. Metamorph. So, Thunderport. Let's take a time tonight. Girl! Game number 2 na tayo. Game number 2. I think. Wala na po. So, game number 1. Hintay na lang natin kung kaya pa ng King Gaming. Pero dun sa may likod, Godlike for the pack. Burado yung buyback ni Terrorblade at the last lane of luck. Chinese Dotto and good game, well played. King Gaming will take game number 1 after a staggering 53 minutes gaming time. 51k net worth lead, grabe. 51k, grabe. 51k. So, game number 1 po. Ayan, si Boss Pau. So, hello. Pero, again, game number 1 pa lang po tayo. Gaming versus Happy Pete. Eh, magbabalik tayo sa game number 2 maya-maya. So, Wombo X Combo, we will be right back in a short while. So, ang gagawin ko, hindi, yung magulang ko nun, ayaw na tumulong sa akin. Talagang kinalimutan.